Good morning! Ngayon ay araw ng Lunes, alas 5 ng umaga. Tayo ay patungo sa pinakamalaking livestock market dito sa Negros Oriental. I-update ko po sa inyo mga kasama ang sistema or kalakaran sa bilihan ng baka at kalabaw dito. At sabay-sabay nating alamin bakit mas mura dito, saan nanggagaling ang baka at kalabaw nila, at the same time sino-sino ang bumibili. Okay, so andito na po tayo mga kasama. Dito sa kanan, kung saan pumasok yung motor, ay nandito ang malalaking baka at kalabaw. Dito naman po sa kaliwa, medium size na baka at kalabaw ang nandyan at mga baboy. So sa ngayon po, dito muna tayo sa kanan. $5.50 ng umaga, kung nakikita nyo, halos sabay-sabay ang datingan ng mga truck. Balik tayo doon sa katanungan ko po kanina, saan nanggagaling ang mga baka at kalabaw dito? Alam niyo mga kasama, galing pa po ito sa iba't ibang lugar ng Negros Oriental. Ang Negros Oriental po kasi ay may 20 municipalities at 557 na barangay. Farming ang hanap buhay ng marami. Kaya napakalaking oportunidad ng mga farmers na merong ganitong livestock market dito sa Dumaguete, dito mismo sa Bakong. Hindi lang po mga hayop ang paninda dito, pati root crops, isda, tuyo at iba pa. No? Itong Bakong livestock market na ito mga kasama ay sentro sa lahat ng mga livestock market or animal auction dito sa Negros. Tulad halimbawa sa Bayawan, sa Shaton, no? Merong mga liliit na animal auction doon. Tsak na mas mura doon dahil merong iilang maliliit na negosyante ng hayop dumadayo pa doon at dinadala rito sa Bakong Livestock Market. Siyempre, pagdating po dito, napapatungan na rin sa reasonableng presyo naman po kahit papaano. Dahil kung magpataasan sila ng presyo, eh, hindi mabebenta, ipapaano mapaikot ang puhunan. So sa ngayon po, ito ang isa sa mga eksena pag diskarga ng baka. Medyo pahirapan po. Pero doon naman sa mga first timer nakakita ng pagkarga at diskarga ng baka ay wala pong paglalapastangan po rito. Ipinapakita natin paano sila ibaba upang maibenta. Hindi kasi po pwedeng malagyan ng escalator or elevator ang maliliit na truck. Ayun, nakakababa naman. $5.20 ng umaga mga kasama. Maraming tao na. Actually alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na po ang market na ito. Linggo pa lang ho ng hapon, may mga panindang baka at kalabaw na dito. Ngunit kada Lunes ho talaga official na bukas ang livestock market na ito. Ngayon, balik tayo sa katanungan ko po kanina mga kasama. Bakit mas mura ang baka at kalabaw dito sa probinsya? Sa akin nakikita po, una, maraming local farmers nag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka at kalabaw. Dahil po sa malawak na bakura na meron kami rito, itatali mo lang yan dyan sa maraming damuhan, papainumin mo lang ng tubig na may halong tahop at cupramil. After 1 year po, pwede na po siyang dalhin dito at ibenta. Mga kasama, hindi po bali ang sungay ng kalabaw na yan. Sadyang ganyan po yan. Tigpo 45,000 pesos po ang bawat isa. Siyempre, pwede pa po tawaran. Lahat ng paninda rito po ay natatawaran po.
Gaya ng sinabi ko kanina mga kasama, mas mura ang baka at kalabaw dito sa probinsya dahil hindi ganoon kalaki ang expenses, no, sa maintenance sa pagpapalaki ng baka at kalabaw rito kumpara sa malalaking mga patining o bakaan sa Manila. Kasi halos nandyan ay binibili bukod doon sa mga provincial area. Kumbaga dito sa amin, para ka lang nag-aalkansya kapag mayroong emergency, tsaka mo ibebenta. At tatawagin mo na lang yung kapitbahay mong nagninegosyo ng bakahan at bibilihin ng pagkamura at papatungan ng kaunti ang presyo upang mapaikot ang puhunan. Mga kasama, kung bago kayo sa channel ko at kung nais yung malaman ng mga presyohan, pakicheck po sa mga nauna kong vlog, andun po ang mga presyohan upang kayo ay magkakaroon ng idea. Mga kasama, pangatlong katanungan po. Sino-sino ang bumibili dito? Bakit dinarayo ang livestock market na ito? Una po, ang mga buyers po talaga rito ay yung mga maliliit na mga farmers na magkakaroon sila ng aalagaan at paparamihin or gagamitin sa farming. Pangalawa po, mga negosyante sa palengke, no, nagbebenta ng karne. At pangatlo po, dinadala sa Manila. Naisip ko tuloy, pagkadami-dami mga lalaking farm sa Luzon, hindi po ba sapat ang supply ng karnidyaan? Siguro, maari. Ngunit ang nakikita ko po talaga, mga kasama, ay mas mura ang bilihan ng baka sa probinsya. Di bali na gumastos ka sa gasolina ng truck mga kasama, maintenance sa kinargahan na ng baka, pamasahe sa barko, mga kaukulang transportation requirements, ngunit sumatotal po dyan mga kasama, talaga kumikita pa rin ang isang negosyante. Sa madaling salita po, mura po talaga ang mga alagang hayop sa probinsya. Ngayon po sa pamamaraan sa presyohan, meron dalawang paraan po dito. Una, mata-mata, ibig sabihin po, tatansyahin or i-estimate ang halaga ng baka or kalabaw po. Yung pangalawa naman po ay yung timbang. Tulad sa ginagawa ngayon, maraming cow owners po kasi mga kasama na gusto nila fair and square ang bilihan base sa kilo. So doon na lang magtatawaran sa kung magkano ang per kilo. Kapag mataba, syempre mataas ang kilo. Sa ngayon po kasi rito sa Negros, parang 148 pesos per kilo ng buhay na baka kapag mataba. Kapag medyo payatin, more or less, nasa 145 per kilo yung presyohan na yan. At yan po ang trend na presyohan dito. So minsan kasi nagbabago ang presyohan depende sa demand ng karne at presyo ng mga feeds. Tulad halimbawa sa baka na yan mga kasama, 567 kilos po ang timbang. At usapan ng seller at buyer ay 148 pesos per kilo. I-multiply mo lang yan mga kasama, lumalabas na 83,916 pesos ang kabuuhang baka na yan. Ngunit kanina po, ang panimulang presyo ng may-ari ay 85,000 pesos at tinatawaran ng buyer ng 80,000 pesos. Ngunit parehas po silang nagkasundo sa timbang na lang. At ito nga ang presyo, no? 83,916 pesos. So, di ba, smooth ang transaction, walang nakakalamang. Ang siste kasi dito mga kasama, kung magaling ka na buyer, sa isang tingin mo lang sa isang baka, alam mo na kung magkano ang halaga. Na alam mo na ikaw, kikita ka rin. Kaya minsan, no, tiba-tiba din ang mga buyers kapag nasusunod ang presyo nila.
Pero kapag ako'y papipiliin mga kasama, mas prepare ko ang timbangan. Walang nakakalamang. Happy all. Sana all. Mga kasama, nakikita niyo itong malaking truck. Ito'y double decker. Kakagan po ito ng mga baka, ready for Manila. So maya't maya po, kapag mapuno ito, ay lalarga na rin. Sila po ay paalis na para Manila. At mga kasama, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para sa susunod na mga video. Salamat!